Magandang araw po. Ako po si Florante Aguilar at ngayong araw ay nais ko pong talakayin at suriin ang pagkakaiba ng Harana at Kundiman. Karamihan po sa ating mga Pilipino, kapag tayo'y nakarinig ng isang lumang awitin na katutubong awit, ay agad-agad po nating sinasabing, aba, ay kundiman yan, napakagandaan yan ang kundiman. Ngunit hindi po tama, hindi po lahat ng makalumang awitin ng pag-ibig ay kundiman. Halimbawa po, ang awiting dahil sa'yo, ito siguro yung pinakatanyag na awitin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang dahil sa'yo po ay hindi kundiman. Hindi rin po siya harana. So ang tanong nyo, kung hindi siya harana o hindi siya kundiman, eh ano yan? Bago po ako magpatuloy, mayroon akong isang nais gawin na nangangailangan ng tulong nyo. Nais ko pong magsalita ng purong Tagalog sa buong kabanatang ito. Ibig sabihin, wala pong halong Kastila at wala pong halong Ingles. Halimbawa, kasasabi ko lang po na purong Tagalog. Mali po yun kasi ang puro ay galing sa salitaing Kastila. Pag nahuli nyo akong gumamit ng may halong Kastila o Ingles, ilagay nyo lang po sa comment section at ilagay nyo yung katumbas sa Tagalog. Ano ba sa Tagalog ng comment? Di ko alam eh. Kung nais niyo po'y magharana, kahit anong awitin pwedeng gamitin. Ngayon, kung nais niyong magharana na katulad ng ginawa nila noong panahon, mayroon pong mga awitin na natatangi at nakalaan na dapat nating gamitin. Marami pong awitin na sinulat sa pangaharana ng mga kilalang kompositor sa nakalipas na 100 taon, tulad nina Santiago Suarez, Constancio de Guzman at Antonio Molina. Ang musika ng harana ay may estilong natatangi. Halimbawa, ang ritmo ay tinatawag na habanera. Ang kumpas ng habanera ay dalawahan o apatan. Bituin tila naghihintay. Sa mga haranistang nakilala ko noon, hindi nila ito tinatawag na habanera. Ang habanera ay isang salitang ginagamit sa Western classical music. Ang tawag ng haranista sa halip na habanera ay dansa. Ang areglo ay palaging nagsisimula sa isang palabok ng gitara. Pagkatapos ay unang berso na sinusundan ng pangalawang berso, tapos chorus, at minsan may isang maliit na pirasong solo ng gitara sa gitna. Pagkatapos ay babalik sa pangalawang berso hanggang sa dulo. Isa sa paborito kong bahagi ng harana ay ang paggamit ng malalim na Tagalog. Mga Tagalog na hindi natin maririnig sa araw-araw na pag-uusap sa Maynila. Mga salitang idampulay, pagkagupiling, tanglaw. Nagagandahan po ako dyan sa ganyang mga Tagalog. Kasi po, laking Kabite ako. Yung mga matatanda noon, gumagamit pa sila noon ng ganong salita. Ngayon, wala na. Bihira ka din makatagpo ng salitang Kastila sa loob ng isang awit ng harana. Ang nakita ko lamang po ay ang salitang bintana. Maaaring ang harana at ang kundiman ay isa sa pinakahuling kanlungan o tahanan ng sinaunang wikang Tagalog. Ang gitara ay ang katiwalang kasama sa pagharana.
Gumagamit din po sila ng ibang instrumento katulad ng violin or bandurya, ngunit karamihan ay gitara, minsan dalawa. Isa pang katunayan ang naririnig mo ay isang harana ay nasa titik. Isa sa pinakataniyag ay ang Dungawin Mo Hirang ni Santiago Suarez na isinaplaka ni Ruben Tagalog. Dungawin mo hirang ang nananambitan kahit sulyap mo man lamang. Agad po nating makikita na ito ay talagang pangharana dahil ang siyang umaawit ay nakapwesto sa ibaba at labas ng bahay at nagsasamong magbukas ng bintana. Iba pang halimbawa ay ang awiting Natutulog Ka Na Ba Sinta, O Ilaw, Umaga Na Pala, Kay Lungkot Nitong Hating Gabi. Yan po ang mga tunay na klasikong harana. Ito po yung pinakamahigpit na pagtuturing o definisyon ng awiting harana. Ito po yung klasikong harana. Ngayon, maraming sikat na awiting Tagalog na makaluma na hindi sang-ayon sa ganitong estilo. Ngunit ginagamit din sa harana. Katulad ng nabanggit ko kaninang awit na Dahil Sa'yo na sinulat ni Miguel Velarde Jr., ang ganito pong awitin ay hindi tawag na harana. Ang tawag ng mga haranista dito ay simpleng love songs. Ito po yung pop songs kung baga na isinulat nila noong araw upang gamitin sa pinilakang tabing o radio. Sa mga ganitong love songs, kapag nilagyan nyo ng ritmong habanera at sinaliwan ng gitara, ito po ay mga love songs na binigyang trato ng harana. Marami pong ganyang love songs na may tratong harana na isinaplaka nila Ruben Tagalog, Larry Miranda, Senon Lagman, Rick Manrique Jr., mula pa noong 1940s to 1970s. Ito po yung mga bagay nating hahanapin upang matiyak na ang naririnig nyo ay isang klasikong harana. Paggamit ng ritmo ng habanera na bilang ay apat o dalawa, sinasaliwan ng gitara, ang mga titik ay naglalagay ng haranista sa pwesto ng pagharana, at paggamit ng makalumang Tagalog, Bisaya, Ilocano at iba pa. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napapagkamalan natin ang kundiman bilang isang harana ay dahil paminsan-minsan ang mga haranista ay umaawit din ng kundiman tuwing nagaharana. Nakakalito ba? Ngunit ang harana at kundiman ay talagang magkaiba sa estilo. Ang kumpas ng harana ay bilang dalawahan o apatan. Ang kumpas naman ng kundiman ay bilang tatluhan. Ang formula ng kundiman ay unang berso sa minor key, pagkatapos sa kalagitnaan, lumilipat sa parallel major key. Ito po ay isang mahigpit na patakaran. Lumayo ka dito ay wala ka ng kundiman. Ang wika ng kundiman ay lumaing Tagalog din, ngunit ang paksa ng kundiman ay iba kaysa harana. Ang mga awiting kundiman ay laging mapakumbaba. Halimbawa, ang kanyang puso ay laging nagdurusa. Ako'y isa lamang maralita, walang maialay maliban sa pag-ibig kung walang kamatayan. Kung hindi mo ako mahal, ay mabuti pang mamatay. Sa katunayan, ang salitang kundiman ay ang pagpapaiksi ng kung hindi man. Ang titik at paksa ng harana ay hindi po ganyan. Ang harana ay isang pakiusap o panawagan upang magtipon at magkasiyahan. Kung ang kundiman ay malungkutin, ang harana naman ay may layuning magsaya. Ang tradisyong harana ay inaawit lamang ng mga lalaki. Ang kundiman naman ay inaawit ng parehong babae at lalaki. Maraming isinaplaka noong unang bahagi ng ika-20 siglo ng mga tanyag na mga ngawit na tulad nina Kunching Rosal, Atang de la Rama, Jovita Puentes at Silvia Latorre. Ito po ay nangyari dahil mayroong mga kompositor noon na nag-aral ng musika sa kanluran. Ginawa nila ang kundiman na maging
Kundiman art form sa estilong operatiko. Sila ay si Nicanor Abelardo, Francisco Santiago, Bonifacio Abdon, Francisco Buencamino, at iba pa. Ito ay inaawit ng mga soprano at sinasaliwan ng orkestra o piano. Ito ang Kundiman na alam nating karamihan. Ngunit mayroon isang pangunahing kundimang bago diyan. Ito ay inaawit ng mga karaniwang tao at hindi operatiko. Ito ang mga kundiman na inaawit ng mga haranista sa isang harana. Ang kundiman ay batay sa isang sining na kung tawagin ay kumintang. Galing sa lalawigan ng Batangas, ang kumintang ay nagsimula daw noong bago pang dumating ang mga Kastila at ito ay gumagamit ng mga kilos at sayaw sa pagpapahayag ng sarili. Ang kumintang ay isang katutubong sining na nangangailangan pa ng maraming pananaliksik. Bagaman ang kundiman ay inaawit sa pagpapahayag ng pag-ibig sa babae, ang kundiman din ay ginagamit sa pagpapahayag ng pagmamahal sa inang bayan. Isa sa pinakasikat na ganitong kundiman ay Bayan Ko na sinulat ni Constancio de Guzman at titik ni Jose Corazon de Jesus. Ang bilang po ay tatluhan. Nagsimula po siya sa key of A minor at sa gitna ay biglang lumipat sa key of A major. May layang lumipat, kulungin mo at umiyak, bayang pa kayang sakdal. Sa totoo lang, bihira na po tayong makarinig ng tunay na kundiman. Wala na po sa radio, wala na po sa telebisyon. Ang harana, siguro pinakasikat siya noong 1930s, 1940s. Ang kundiman naman ay mayroon na noong pang 1800s. Kung kayo po ay umabot dito sa bandang dulo, ay maraming salamat po. Sana po naman ay naliwanagan natin maski kaunti ang pagkakaiba ng harana at kundiman. Ito pong talakayin natin ngayon ay bunga ng aking pananaliksik nung ako'y naghahanap ng haranista sa probinsya sa Pilipinas. Kung meron po kayong nalalaman na nais idagdag o hindi kayo sang-ayon sa aking mga sinasabi, ay ilagay nyo lang po sa baba at ipaskel. Sinubukan ko po talagang managalog sa buong kabanata, ngunit gumamit din po ako ng Ingles at Kastila. Kung alam nyo po yung katumbas, lagay nyo lang po sa ibaba. Ako po'y mayroon isang hinahangad na sana ay mayroon tayong isang katipunan ng mga bihasang linguist na siyang nangangasiwa at nagpapasya ng mga makabagong salitang katumbas sa Pilipino. Halimbawa, wala tayong tawag sa computer sa Tagalog. Computer din ang tawag natin. Yun po ang fantasy ko, kumbaga. Maraming salamat po sa inyong panonood at tayo'y magkita sa susunod.